Ang ganda namang bata. Diyos ko, anong sinasabi mo, anak? Masaya, tito. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Welcome to Kwentong Takip Silim, ang channel na siyang maghahatid sa inyo ng iba't ibang klase ng kwentong tsak na magpapataas ng inyong mga balahibo. Ako nga pala ulit ito, ang lingkod ninyong si Ann Chua, upang maghatid ng isa na namang kwentong hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender for today na nagpakilala sa atin bilang Evelyn. Anong gagawin mo kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng kaligtasan ng iyong anak ay magiging dahilan ng kapahamakan ng ibang taong nakapaligid sa inyo? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Naniniwala ako na may mga bagay talaga sa mundo na mas magandang ibaon na lamang sa limot, kahit hindi natin ito gaanong naiintindihan. Pero meron din namang mga bagay na pwedeng bumagabag sa ating mga isipan kung hindi ito mabibigyan ng kasagutan. Ako nga po pala si Evelyn, 40 years old. Nagtatrabaho po bilang supervisor sa isang pabrika dito sa Bulacan. Isa po akong single mom. Maaga po kasing kinuha ang asawa kong katuwang ko sana sa pagpapalaki sa nag-iisa naming anak, na si Elaine. Namatay po siya dahil sa sakit na cancer nung 6 years old pa lang ang anak ko. At simula noon ay ako nang mag-isang nagtaguyod sa aming mag-ina. Kailangan ko kasing magpakatatag dahil wala namang ibang iintindi sa amin ang anak ko kundi ako lang. Kaya nga pinagbuti ko ang trabaho ko noon para lang makapag-provide ako ng maayos sa anak ko at magkaroon siya ng magandang buhay kahit wala na ang daddy niya. Taong 2014 po nang mapromote ako sa trabaho. Kinailangan kong humanap ng taong makakatulong ko sa pag-aalaga at pag-aasikaso kay Elaine. Doon ko nakilala si Yaya Puring. Dahil na rin po sa recommendation ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko naman po ini-expect na magiging malaki po pala ang impact ng pagkuha ko kay Yaya Puring sa buhay naming mag-ina. Welcome po sa bahay namin, Yaya Puring. Salamat ho, Ma'am Evelyn. Ay, ang laki ho pala nitong bahay ninyo. Eh, buti po eh, nakakakitaan pa kayo mag-ina rito. Gayong sabi nyo eh, dadalawa lang kayo? Minsan kasi napupunta rito yung ibang relatives namin, Yaya. Pero at least ngayon, tatlo na tayong tatao rito sa bahay, di ba? Anyway, pakilagay nyo na lang po muna dyan sa gilid yung mga gamit nyo. Ako na pong bahalang mag-ayos nyan mamaya dun sa magiging kwarto nyo. Maupo muna kayo dyan at tatawagin ko lang saglit si Elaine, okay?
sige, ma'am. Salamat ho. Elaine, anak! Nasaan ka? Halika na muna sa baba. Nandiyan na yung magiging yaya mo. Ipakikilala na kita sa kanya. Okay po, mami. Halika na. Tinatawag na tayo ni mami. Bilisan mo na tumayo ka na dyan. Kundi pupukpukin kita, sige. Bad ka pa rin? Pag hindi ka pa tumigil, sasaksakin kita nitong pencil ko. Anak, sino kausap mo? May kaaway ka ba? Oh, wala naman po akong sinasabi, mami, ha. Pero, para kasing narinig kitang... Ay, hayaan mo na nga yun. Halika na sa ibaba. Naghihintay na dun si Yaya Puring. Behave ka, okay? Yes, mami. Yaya Puring, ito na nga pala si Elaine, ang anak ko. Siya po yung aalagaan nyo. Eh, hello po. Ang ganda namang bata. Kahawig niya yung anak ko noong maliit pa. Talaga ho? Nasaan na ho yung anak nyo? Sigurado malaki na ho siya, ano? Ah, hindi ho, ma'am. Sa totoo lang, mag-isa na lang ako sa buhay ngayon kasi wala na ho ang anak ko. Kinuha siya sa akin mga ilang taon na rin ho ang nakakalipas. Sorry ho, Yaya Puring. Ay, ayos lang ho yun, ma'am. Matagal na rin naman ang panahong nakalipas nang mangyari yon. Nakasanayan ko na rin ho ang mag-isa. Isa pa, napapawi naman ang pangungulila ko sa tuwing nag-aalaga ako ng ibang bata. Lalo pat ganito kaganda. Ay, sigurado ko, magkakasundo kami nitong anak ninyo, ma'am. Nako, mabuti naman po kung ganun, Yaya. Tamang-tama. Kasi hindi naman po magiging ganun kabigat ang trabaho nyo sa amin. Ang kailangan nyo lang naman pong gawin araw-araw ay asikasuhin siya. Lalo na kapag papasok siya sa school. Kailangan ko lang po kasi talaga ng maghahatid sundo sa kanya. Ganon din po nang makakasama niya rito sa bahay habang hindi pa po ako umuwi galing sa trabaho. Hindi niyo po kailangan maglaba o maglinis ng bahay kasi meron pong cleaner at labandera na pumupunta dito tuwing Sabado. Hindi lang po kasi talaga niya kayang magstay in. Kung ganon eh, maaasahan niyo po ako, ma'am. Huwag po kayong mag-alala at hinding-hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. I'm glad to hear that, Yaya. O siya, aayusin ko muna yung kwartong tutuluyan nyo. Mag-relax muna kayo habang nandito pa ako, okay? Bukas, maaga na naman ang pasok ko sa trabaho eh. Ah, sige po, ma'am. Hindi ko alam kung mabait siya. Huwag kang maingay. Diba ang sabi ni mami mag-behave daw? Ayan, tumingin na tuloy sa akin si Yaya Puring. Kakatakot siyang tumingin. Ang kulit mo kasi. Kukurutin na talaga kita eh. Mabait at masipag na kasambahay si Yaya Puring. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya, Miss Anne. Sa totoo nga lang po, kahit ako'y nagulat din dahil sa sobrang bilis niyang nakuha ang loob ng anak kong si Elaine noon. Samantalang mula nang mawala ang daddy niya ay naging aloof at matatakotin na siya sa ibang tao. Halos ayaw na nga niya noong lumabas ng bahay o makipaglaro man lang sa ibang bata, sa school man o sa playground kung saan ko siya palaging dinadala noon. Kaya sobrang thankful ko nang maging napaka-close agad nilang magyaya sa isa't isa sa loob lang ng maiksing panahon. At wala naman akong reklamo tungkol doon. Yun nga lang, hindi ko talaga maiwasang mawirdohan noong una pa lang kay Yaya Puring dahil sa mga kakaibang kilos niya, Miss Anne. Lalong-lalo na noong unang beses pa lang na may sumundo sa kanya sa bahay namin. Isang grupo yon ng mga taong
nakaitim na hoodies na sakay ng isang may kalakihang van na ipinakilala sa amin ni Yaya Puring bilang kanya raw pong mga churchmate. Magandang araw ho. Dito po ba nakatira si Aling Puring? Oo. Pero sino po sila? Ako nga po pala si Alan. Nasabi po kasi sa amin ni Aling Puring na day off niya raw po ngayon. Kaya susunduin sana namin siya ng mga kasama ko para po sa weekly gathering namin. Weekly gathering? Para saan? Para ho sa simbahan namin, ma'am. Embro po kasi ako ng religious group at churchmate ko ho yung si Alan. Alan, iho, ito nga pala ang amo ko, si Ma'am Evelyn. Oh, ganun pala. Akala ko naman kung ano na, Yaya. Pati po ba yung ibang mga taong nakaitim dun sa van na yun? Churchmates nyo rin? Oho. Mga churchmate ko rin ho sila, ma'am. Pasensya na ho kayo, nakalimutan ko po palang banggitin sa inyo na susunduin nila ako tuwing araw ng Linggo para sa weekly gathering namin. Nako, yun lang pala. No problem, Yaya. Go ahead, day off mo naman eh. Sige ho, ako'y mauuna na muna. Alan, halika na. Sinabi ko naman sa'yo, hindi pa. Hintayin niyo ako rito sa labas. Bakit kumato ka pa? Pasensya ka na po rin ha. Masyado lang ako na-excite na makilala yung bago mong amo. Sayang lang at hindi ko nakita yung bago mo rin alaga. Religyoso pala tong si Yaya po rin. Kaso, parang ang weird naman ng mga churchmates niya. Bakit puro sila mga nakaitim? Eventually, nakasanayan lang din po namin ang anak ko na palaging nakikita ang mga weird na churchmates na yon ni Yaya Puring. Nakagaya niya, mga hindi rin gaanong nagsasalita. Sa tuwing pupunta sila sa amin noon, palagi lang silang nakatingin sa amin. At ni hindi na rin naulit pa ang pakikipag-usap ko sa kahit na sino sa kanila. Maliban na lang kay Yaya. Pero mukha naman silang harmless kung titingnan. Actually, mukhang ang mayayaman yung churchmates na yon ni Yaya Puring. Sila yung tipo ng mga taong unang tingin mo pa lang, alam mo na agad na mapipera. Sanay na kasi akong tumingin sa mga ganong klase ng tao dahil sa uri ng trabaho ko. Kaya nga siguro, nakampante rin ako. Siguro, dahil na rin sa mas naging busy ako sa trabaho nung mga sumunod na panahon na yon, nakapag-adjust na rin ako sa bago kong position sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ibinuhos ko lahat ng oras at attention ko doon to the point na hindi ko na talaga natutukan pa ang anak ko. Nakita ko naman kasi kung gaano kamahal ni Yaya Puring ang anak ko, Miss Anne. Hindi ko na realize na isa palang malaking pagkakamali ang nagawa kong yon. Binatukan niya ako, Yaya. Sinabi ko nang tumigil na siya, pero pinagtawanan niya pa rin ako. Sakit-sakit na po ng ulo ko, Yaya. Kasi palagi niya pong ginagawa yun sa akin. Yaya, bakit po nila ako inaaway? Di ba po ba yun? Shhh, tahan na anak.
Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo, ako nang bahala dun sa umaway sa'yo. Ngayon na tayo gumanti, Yaya. Tawagan mo na po sila, Kuya Alan. Gawin natin sa kanya yung katulad ng ginawa natin kay Miguela, please. Dapat makalbo rin po siya katulad ng nangyari kay Miguela. O kaya po, paputulan din siya ng paa. Katulad po nitong ginawa ko sa manika ko. Gusto kong kumanti sa kanila, Yaya, kasi lagi nila ako inaaway. Please, Yaya, gantian na natin sila. Shhh! Oo, anak, huwag kang mag-alala. Gaganti tayo. Gagantian natin sila. Ma'am Evelyn, nandito na po pala kayo. Oo, Yaya. Actually, narinig ko ang pag-uusap niyo ni Elaine. May dapat ho ba akong malaman tungkol sa nangyayari sa anak ko? Opo, ma'am. Pasensya na kayo kung hindi ko agad do sinabi sa inyo nung unang nangyari pa lang. Kasi sinubukan ko nang kausapin ang teacher niya sa school tungkol dito pero naulit pa rin pala eh. Sa totoo lang ho, inihintay ko talaga kayong umuwi ngayon kaya lang, eto, naunahan niyo na po ako. Ano po ba yun, Yaya? May umaaway ba kay Elaine sa school? Nabubuli po kasi si Elaine sa school, ma'am. Ano? Bakit naman, Yaya? Eh kasi ma'am, sinasabi ng mga kaklase niya na abnormal daw po ang alaga ko. Ang tanda-tanda na raw kasi niya ay may imaginary friend pa siya. Nagsimula po kasi yun nung napagalitan siya ng advisor niya kasi dal-dal daw po ng dal-dal si Elaine sa klase kahit na wala naman talaga siyang kausap. What? Nang sabihin sa akin ni Yaya Puring ang tungkol sa problema ni Elaine sa school, bigla talaga akong natigilan. Sa totoo lang po, Miss Anne, matagal ko nang napapansin ang problemang yon ng anak ko pero mas pinili kong ipagsawalang bahala na lang yon sa pag-aakalang yon ang paraan ng anak ko para makalimutan ang tungkol sa pagkawala ng daddy niya. Mula kasi nang mawala ang mister ko, ay doon na rin nagsimulang magkaroon ng imaginary friend si Elaine na ipinagsawalang bahala ko lamang. Hindi ko naman po akalaing magkakaroon pala yun ng negative impact sa bata. Dahil po doon ay agad-agad pinatingin ko na ang anak ko sa espesyalista. Akala ko noon ginagawa ko na lahat para sa anak ko, Miss Anne, pero hindi ko akalaing higit pa pala ang ginagawa ni Yaya Puring para sa kanya. Na hanggang ngayon, nagpapaisip pa rin sa akin kung tama bang gawin ko rin yon para sa anak ko. I'm home! Ang tahimik ah. Maaga pa naman ah. Parang walang tao dito sa bahay. Elaine, anak! Nandito na si Mami! Yaya! Nasaan po kayo? Ma'am, nandyan na po pala kayo. Pasensya na kayo, hindi ko kayo agad narinig. Nandun po kasi ako sa kwarto ni Elaine. Gumagawa ho siya ng assignment. Ah, ganun ho ba? O siya magbibihis na po ako at ako nang magtuturo sa kanya ng homework niya, Yaya. Sige ho. Pero sandali, Yaya. Bakit ho kayo may hawak na garapon? Para saan ho yan? Wait. Mga bangaw ho ba yung laman yan? Project po kasi ni Elaine sa eskwela.
Pinagdadala raw sila ng insekto. Insekto? Eh bakit naman ho bango ang pinili nyo? Ang dami-dami namang insekto dyan, Yaya. Huwag na po yan, nakakadiri ho yan eh. Ay, ito ho kasi yung madali-daling hulihin, ma'am. Hayaan nyo, papalitan ko na lang ho ng iba. Ay, mabuti pa nga ho, Yaya. O siya, magbibihis na ho ako. Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo sinasaksak yung manika mo? Pinuputol mo pang ulo at kamay at paa. Kasi, Mommy, naiinis po ako kay Teacher Alicia. Sabi niya kasi, kaya daw po ako abnormal. Kasi daw, naglalaro pa ako ng manika. Ay, ang laki-laki ko na daw po. Naiinis ako sa dahil ko, Mommy. Napapagalitan ako gawa niya eh. Calm down, anak. Tama na yan. Bad yan, anak eh. Don't worry, bukas na bukas din, pupuntahan ko sa school yung teacher mo. Huwag ka nang umiyak. Mommy, galit nga rin po sa'yo si Teacher Alicia eh. Kasi sabi niya, inagaw mo lang daw si Daddy sa kanya nung bata pa kayo. Sinabi niya sa'yo yun? Sobrang nagulat ako nang ikwento sa akin ni Elaine ang lahat ng sinasabi at ginagawa sa kanya ng advisor niyang si Alicia, Miss Anne. Kinukurot, nilalait, iniinsulto ng kung ano-anong salita, pinapalo at kung ano-ano pa. Hindi ko akalaing magagawa niya yon sa bata. Batchmate ko po nung high school ang teacher na yon. Sa totoo lang, dati ko pa nga siyang naging kaibigan noon. At aminado ako na meron kaming naging hindi pagkakaunawaan. Nagsimula yon nang maging kami ng daddy ni Elaine, na matagal na palang nagugustuhan ni Alicia. Pero nasettle naman na namin ang hindi pagkakaunawaang yon kahit na hindi na namin naibalik ang dati naming closeness. Isa pa, sobrang tagal na ng panahong nakalipas. Pareho na nga kaming may kanya-kanyang pamilya ng mga panahong yon. Sa sobrang galit ko, Miss Anne, agad po akong nagpatawag ng meeting sa principal's office ng school na pinapasukan noon ang anak ko. At doon ko kinausap si Alicia. Pero imbis na maliwanagan kung bakit niya ginagawa sa anak ko yon, iba sa inaasahan ko ang nangyari. Bakit mo ginawa sa anak ko yon, Alicia? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi mo ba alam na pwedeng-pwede kitang ipakulong sa ginagawa mo sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Hindi naman akong nananakit sa anak mo. Hindi ako yon, Evelyn. May bumubulong lang sa akin na gawin yon. Tangang maingay, naririndi na ako sa'yo. Anong pinagsasasabi mo? At saka, bakit napakarami mong sugat sa braso, Alicia? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako yon. Sila yon. Sila yung mga bumubulong sa tenga ko. Sila ang nananakit. Masasama sila eh. Hindi ako. Hindi ako, di ba? Mabait naman ako. Teacher Alicia, are you okay? Bakit parang hindi ka mapakali? Tinatanong ka ni Miss Evelyn, hindi mo ba siya naririnig? Po? Hindi ko po kayo naiintindihan. Hindi ko sila kilala. Ano bang ginagawa ko dito? Huwag ka maingay! Paalisin mo sila. Ayoko silang makita. Hindi ko gustong makita ang mga itsura nila. Tigilan nyo nga ako. Bakit pa kayo sumusunod sa akin? May kausap nga ako, hindi ba? Alicia, ano bang nangyayari sa'yo?
Sinabi, tingilan niyo na ako. Ayoko nga sumama sa inyo, di ba? Ayoko sumama sa impyerno. Oh, Teacher Alicia, what is wrong with you? Hindi ko sasama sa inyo. Mga demonyo kayo. Ayoko. Hindi niyo makukuha ang kaliluwa ko. Anong nangyayari sa kanya? I think wala siya sa sarili niya. Wala pong nangyari sa pag-uusap na yon, Miss Anne, kasi talagang ang gulong kausap ni Alicia. Para siyang may sariling mundo habang kaharap ko siya. Palingon-lingon siya sa paligid. Meron din siyang kinakausap sa tabi niya na hindi namin alam kung sino. Para talaga siyang wala sa sarili niyang katinoan. Kaya minabuti po muna ng principal na pauwi na lang kami at kausapin na lang muna ng masinsinan si Alicia. Sobrang gulo na rin po ng isip ko noon, lalo na nung mga sumunod na araw. Nang nabalitaan kong ipinasok na raw ng mga kamag-anak niya si Alicia sa isang mental institution dahil bigla na lang daw itong nagwawala sa bahay nila. Sinasaktan niya ang sarili niya at muntik pa raw siyang magpakamatay. Kung hindi raw siya nakita ng kapatid niya na may hawak ng kitchen knife at handa na yung itarak sa sarili niya, malamang daw po ay patay na siya. Wala po akong kaide-ideya noon na hindi pala nalalayo sa paligid ko ang may kagagawan nang nangyayaring yon kay Alicia. Bakit ang ingay? Parang ang dami yatang tao dito sa bahay ah. Anong nangyayari dito? Bakit dinadasalan ni na Yaya Puring yung... Teka, picture ba ni Alicia yun? Mga churchmates yun ni Yaya Puring. Bakit nila hinihiwa ang sarili nilang pulso at ipinapatak ang dugo dun sa picture? Satanas kem colimus terrenum, huius mulieris corpus ponimus, porque hum donec mortem sibi coerat. Ardet in inferno Alicia, Satanas kem colmus terrenum, huius mulieris corpus unimus, torquet hum donec mortem sibi caerat. Ardeat in inferno, Alicia. 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 Diyos ka po, Yaya Puring! Anong ginagawa niyo? Evelyn! Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Ano yung ginagawa nyo? Mga miyembro ba kayo ng kulto? Nasaan ang anak ko? Sabihin mo kung nasaan si Elaine, Yaya Puring. Huwag kang mag-alala, Evelyn. Walang alam ang bata sa ginawa kong pagganti sa nanakit sa kanya. Ginawa ko to para kay Elaine. Dapat magbahid ang lahat ng nanakit sa anak mo. Ayaw mo ba siyang gantihan? Makinig ka sa amin, Evelyn. Ayaw mo bang gumanti sa nanakit sa anak mo? Sumapi ka sa amin. Sisiguraduhin namin na hindi na kahit kailan masasaktan ng kahit na sino si Ele. Kaya na nangyari sa anak ko noon. Anong sinasabi niyo, Yaya Puring? Katulad mo, Evelyn. Minsan na rin akong naging ina, pero binawi sa akin ang Diyos ang anak ko. Sa pamamagitan ng mga taong mapansamantala at mapangapi sa kapwa. Hindi normal ang anak ko, Evelyn. Ipinanganak siyang may depekto sa pisikal na katawan kaya
Kaya simula pagkabata niya, naging tampulan na siya ng pangiinsulto. Hanggang sa magsawa siya sa ganong sistema at sa huli, naisip niyang tapusin ang sarili niyang paghihirap. Gusto mo bang ganon din ang mangyari sa anak mo? Mommy, bakit po ang ingay niyo ni Yaya? Naririnig ko po kayo doon sa kwarto ko eh. Anak? Wala yun anak. Nagkukwentuhan lang kami ni Yaya po rin. Bakit naman bumaba ka pa? Eh bakit po nandito sila Kuya Alan? Yaya, meron po ba kayong bagong ginagantihan? Gagantihan? Yaya, anong sinasabi ng anak ko? Ginagantihan po, Mami. Katulad po ng ginawa namin nila Yaya dun sa mga classmate ko, yung nambubuli sa akin. Sinumbong po namin sila sa devil para po maparusahan sila. Yaya, kaya po ba napanaginipan kong umiiyak si Teacher Alicia habang pinuputol mo po yung ulo niya? Kasi siya naman po ang ginagantihan niyo ngayon. Ano? Diyos ko, anong sinasabi mo, anak? Ginawa ko lang ang alam kong makakatulong sa bata. Mahal ko na rin si Elaine Evelyn. Kaya galit ako sa lahat ng gustong manakit sa kanya. Hindi mo ba gustong protektahan ang anak mo, Evelyn? Gusto mo ba patuloy siyang apihin ng ibang tao? Sumapi ka na sa amin at... Tumahimik ka! Tigilan mo ako, Yaya Puring! Hindi mo ako makukumbinsing sumali sa grupo nyo! Mga kampun kayo ng demonyo! Lumayas kayo rito sa pamamahay ko, kundi tatawag ako ng pulis! Magsilayas kayo! Pero Evelyn, gusto ko lang namang protektahan ang bata. Hindi pagpoprotekta ang ginagawa nyo sa kanya, Yaya Puring! Mali ang ginagawa nyo! Napakabata pa ng anak ko para ma-expose siya sa ganitong klase ng mga bagay. Hayaan niyo siyang maging normal. Nakikiusap ako sa inyo. Baka masyado ka lang nabubulag sa gulat, Evelyn. Hindi masama ang grupo namin. Tumutulong nga kami sa mga taong nakakaranas ng pangapi. Di ba? Hindi mo ba gustong ipagtanggol ang anak mo laban sa gumawa sa kanya ng masama? Hayaan mo na siya, Alan. Hindi natin siya makukumbinsi kahit ano pang sabihin natin. Halika na't umalis na tayo rito. Pero Puring... Hayaan mo na sila, Alan. Halika na. Mami! Bakit niyo po pinali si Yaya? Galit po ba kayo sa amin? Hindi, anak. Hindi ako galit sa'yo. Anak, makinig ka sa'kin, okay? Masama ang ginawa ni Yaya. Hindi niya dapat itinuro sa'yo yun. Sorry, Mommy! Tama na. Ayoko na. Tigilan niya na ako. Hindi. Hindi ko yan gagawin. Ayoko pong mamatay. Ayoko pong mamatay. Patayin mo ang sarili mo, Alicia. Gilitan mo ang sarili mong leeg. Hindi ka na masasabuhay mo, hindi ba? Halika na rito. Dito ka dapat. Kasama namin. Masaya dito. Hindi pwede. Ayoko pa mamatay. Tignan mo yung kutsilyo. Hindi ka naman makakaramdam ng sakit kapag itinarak mo yan sa dibdib mo. Mabilis lang yan. Para matapos na lahat ng paghihirap mo, Alicia. Ha!
Sige na. Lapitan mo na yung kutsilyo, Alicia. Para hindi ka na mahirapan. Yan. Tama, Alicia. Damputin mo na yung kutsilyong yan at itarap mo sa sarili mo. Hindi ka masasaktan. Matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Ganyan nga, Alicia. Patayin mo ang sarili mo para mapunta ka sa impyerno kung saan ka nararapat. Nang gabi pong yon, Miss Anne, umalis na sa poder ko si Yaya Poring kasama ang kanyang mga kagrupo. Hindi ko ma-describe kung ano ang mga emosyong nararamdaman ko kasi halo-halo na yon ang mga sandaling yon. Nagagalit ako sa ginawang pag-expose ni Yaya Poring kay Elaine sa mga ganong uri ng gawain. Pero naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling dahil nga po alam ko na kung ano ang pinagdadaanan niya noon. At the same time, natatakot din ako sa mga pwedeng gawin ng mga kagrupo ni Yaya Poring sa aming mag-ina. Dahil sa ginawa kong pambabastos at pagpapalaya sa kanila. Hindi man po nila kinumpirma, pero alam kong hindi sila katulad ng pagpapakilala nila sa amin. Hindi sila mga miyembro ng isang religious group, kundi kabaliktaran nun. Mga miyembro sila ng kulto na sumasamba sa demonyo. Yaya Poring, ano ang ginagawa niyo rito? Huwag kang matakot, Evelyn. Nandito lang naman ako para sabihin sa'yo na hindi ka na dapat pang mangamba. Dahil walang balak ang grupo namin na saktan kayong mag-ina. Maaring hindi nga kami sumasamba sa Diyos na kinikilala niyo pero hindi rin kami ganong kasamang tao. Sadyang magkaiba lang tayo ng paraan ng pagprotekta sa mga mahal natin sa buhay. Sa tingin ko, tama ka. Mali ang naituro ko sa anak mo tungkol sa paghihiganti. Hindi nga magandang imulat ko siya sa galit. Kaya nga umalis na rin ako sa grupo namin. Dahil doon, mukhang ito na rin ang huling pagkikita natin, Evelyn. Huwag ka na mag-alala pa dahil lalayuan ko na kayong mag-ina. Kahit na minahal ko na rin naman ang anak mong si Elaine. Huwag mo sana siyang pabayaan. Mag-iingat kayo. Mommy, si Yaya po ba yung kausap mo? Oo, anak. Si Yaya po rin nga yun. Babalik na po ba siya ulit dito? Hindi. Nagpaalam na si Yaya, anak. Kailangan na kasi niyang umalis sa atin eh. Hindi na ulit siya makakabalik. Bakit po? Eh, kasi anak. Sandali lang, anak. May kakausapin lang si Mami sa phone, okay? Okay po. Hello, ma'am? Yes, si Evelyn po ito. Talaga?
Wulag na si Teacher Alicia? Nahulog siya sa hagdanan nila, tapos tumusok sa mata niya yung dala niyang kutsilyo? Eh, bakit may iwa sa leeg niya? Kagaya pa nitong ginawa ko sa dal ko kagabi? Bad kasi siya eh. Okay po, ma'am. Isasend ko po sa inyo agad yung report. Later tonight po. Thank you. Eh, ang sabi ni mami sa akin, bad daw ang gumante. Pero, bad din naman kasi sa akin si Teacher Alicia eh. Anak, sinong kinakausap mo? Hmm? Po? Wala naman po akong kausap, mami ah. Elaine, anak, anong itinuro ni mami sa'yo tungkol sa pagsisinungaling? Diba sabi ko sa'yo, bad yun? Opo. Kaya magsabi ka sa'kin ng totoo, anak. Please. Sino ba yung palagi mong kinakausap kapag mag-isa ka lang? Eh, mami, sabi niya po sa'kin, huwag daw akong maingay kasi baka magalit ka. Elaine, lalo akong magagalit kung hindi ka magsasabi ng totoo. Now tell me, sino ba yung kinakausap mo? Eh tayong dalawa lang naman ang nandito. Sumagot ka sabi, sino yung kinakausap mo? Magsabi ka ng totoo, anak, please naman. Si Haya po rin pa rin ba? Hindi po, mami. Eh, sino nga? Si Daddy po! Sino? Si Daddy po, Mami. Siya po lagi kausap ko. Sabi niya po kasi sa akin, babantayan niya raw po ako lagi, pati daw po ikaw. Diyos ko po. Ayan nga, Mami, oh. Nasa likod mo po si Daddy. Kulit tuloy siya sa'yo. Anak, makinig ka kay Mami, okay? Si Daddy, kahit kailan, hindi niya tayo magagawang saktan. Kasi diba, mabait si Daddy mo. Love na love niya tayo, anak, diba? Natatandaan mo ba kung paano tayo alagaan ni Daddy nung kasama pa natin siya? Opo, Mami. Pero bakit po siya galit sa'yo ngayon? Eh kasi anak, hindi naman si Daddy yung nakikita mo. Ang nakikita mo ay isang bad entity na gumagaya lang kay Daddy. Kaya dapat, paalisin mo na siya. Okay? Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Hindi siya si Daddy. Pero, Mami, lumalapit na po siya sa'yo. Natatakot po ako sa kanya eh. Don't worry, anak. Alam mo, mag-pray tayo para layuan tayo ng bad, okay? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Go on, anak. Pray to God. Papa Jesus, please protect me and my mommy sa lahat po ng mga bad na nasa paligid namin. Sana po, huwag niyo po kami ngayang masaktan ng mommy ko kasi love na love ko po siya. Pakisabi po sa totoong daddy ko na miss ko na siya, Papa Jesus. Sana po, i-protect niyo kami sa gumagaya sa kanya. Thank you po, Papa Jesus. Amen. Amen. Ayan, Mommy! Wala na po sa likod mo yung gumagaya kay Daddy. Umalis na po siya. Salamat po, Diyos ko. Evelyn, ikaw pala yan. Susundo ka sa anak mo?
Nandito po ako kasi kakausapin ko sana yung bagong advisor ni Elaine. Ita-transfer ko na po kasi ng ibang school yung anak ko eh. Ah, ganun ba? O sa bagay, after what happened, kahit na ako ang principal ng school na to, so tingin ko rin ay yun ang pinakamaganda mong gawin. Masyadong masama ang memories na nangyari sa school na to, involving teacher Alicia at ang anak mong si Elaine. Grabe, I never expected na ganun ang mangyayari sa kanya. Masyadong brutal. Brutal? Akala ko po ba nasa mental institute pa rin siya at patuloy pa rin ang gamutan niya? I'm sorry, hindi mo pa ba nababalitaan yung nangyari kay teacher Alicia? Hindi po. Ano po bang nangyari? Nakataka siya sa mental, Evelyn. Umuwi siya sa apartment niya at dun siya binawi ng buhay. Nahulog siya sa second floor ng apartment niya habang may hawak-hawak siyang kutsilyo. Tumalak yun sa mata niya, Evelyn. Base sa investigation, mukhang balak na raw talaga magpakamatay ni Alicia kasi may nakita rin malaking hiwa sa leeg niya. Ay, nilalangaw na nga raw yung bangkay ni Alicia nang may makakita sa kanya. Diyos ko po. Diyos ko po, Alicia. Miss Anne, hindi ko po alam kung papaano ko ipapaliwanag lahat ng nangyari sa amin ng anak ko ng mga panahong yon. Basta ang alam ko lang, yun na po ang pinakanakakatakot na nangyari sa buhay ko. Hindi ko po ina-expect na mangyayari kay Alicia yon. Dahil sa pagkakaalam ko nga po, ay umalis na si Yaya Puring sa kultong sinalihan niya noon. Yun ang sabi niya. Pero may nakapagsabi po sa akin na once daw na sumali ka sa isang kulto, ay imposible na raw makaalis ka doon. Hindi ba? Hanggang ngayon tuloy, nag-iisip pa rin ako kung may kinalaman pa ba siya sa nangyari kay Alicia o sadyang bunga na lang yon ang sakit nito sa pag-iisip. At hanggang ngayon, hindi pa rin po ako sigurado kung gusto ko pa bang malaman ang sagot sa tanong kong ito o hindi na. Hindi po naging madali para sa aming mag-ina na malampasan ang alaalang ito ng nakaraan namin. Marami pa kaming pinagdaanan para lang makamove on. Pagkatapos ko nga pong malaman na ang nangyari kay Alicia noon, ay agad akong nagpatawag ng pari at pinabless ko ang buong bahay namin pati na rin ang anak ko, na simula noon ay lagi ko na talagang dinadala sa church ng walang palya kahit gaano pa ako kabusy. Nag-undergo din po kaming mag-ina sa iba't ibang klase ng therapy para tuluyan na kaming makapag-move on sa lahat ng nangyari. Si Elaine po, Miss Anne, ay ipinatingin ko sa mga espesyalista para makasiguro ako na hindi magkakaroon ng masamang impact sa kanya ang mga na-witness niya noong bata pa siya. Hindi po naging madali ang proseso pero masasabi ko pong maayos na ang lagay ng anak ko ngayon. Actually, malapit na nga ang debut niya at currently po ay nag-aaral bilang isang normal at masayahing grade 12 student. Salamat na lang po talaga at nandyan ang relatives at friends namin para sumuporta noong mga time na nangangapa pa kami ng anak ko kung paano malalampasan ang pagsubok na dumating sa buhay namin noon. Although hanggang ngayon po, pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na lahat ng nangyaring yun ay may mga rason. Na lahat ng yun, nakatakda na talagang mangyari for whatever reason. Aaminin ko na may mga pagkakataon pa rin pong nilulukob ako ng sobrang tinding takot sa tuwing naaalala ko ang mga pangyayaring to sa buhay namin ng anak ko. Pero katulad pa rin po ng dati, ang nagiging pinakamatibay ko pong sandalan ay ang pananampalataya ko pa rin sa Diyos. Sana po ay nagustuhan niyo itong kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kapwa ko listeners.
Lalong-lalo na po kayo, Miss Anne. Sobrang naging malaking tulong po sa akin itong pagsulat ko pa lang ng kwento ko sa inyo. Kasi nakakagaan pala to ng pakiramdam. Maraming salamat po in advance kung sakaling mapili niyo po ang kwento ko pong ito. More power po sa inyong channel. To God be the glory. Hanggang dito na lamang po. Gumagalang, Evelyn. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Madalas pa raw yun nagsasalita mag-isa bago atakihin. Lahat ng ilaw sa stockroom kanina pa kumukuti-kutitap. Mag-isa lang siya nagsasalita. Magandang gabi, Miss Anne. At sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers ng YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Itago nyo na lang ako sa pangalang Gio. Dating service crew ng isang convenience store sa bandang Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay na pangyayari. Ito po ay true to life experience ko, Miss Anne. High school graduate lang po ako. Hindi ako nakapagkolehiyo dala ng kahirapan. Dati kaming nakatira sa Baseco noong kabataan ko. Na-relocate na lang kami sa Cavite bago nagbutuhan noon. Nagkabahay kami sa Cavite dahil sa gobyerno. May lima pa akong mga kapatid na hindi na nag-aaral. Kaya ginawa ko ang lahat para makatapos ng high school. Sa awa ng Diyos, pagkatapos kong graduate, nakapasa ako bilang service crew sa isang hindi kasikatang convenience store na nasa isang hindi mataong lugar malapit sa lumang sementeryo. Dito sa convenience store na ito, nagsimula ang mga kakaiba kong karanasang puno ng kababalaghan. Gio, darating yung may-ari nitong store bukas. Kailangan natin maglinis ng stockroom. Orly, palagi ko namang nililinis yun ah. Yung mga damo sa labas, tabasin mo na. Tatalakan na naman tayo nung amo natin. Mukha na naman sementeryo dito! Ang tataas na mga damo! Yung matandang bruha, baka si santihin na tayo. Mabait naman si Mrs. O'Connor eh. Mabunga nga lang, pero mabait yun, Orly. Mabait ba yun? Sus, nakapag-asawa lang ng Amerikanong matanda. Kung umusta, akala mo, sosyal na artista na. Magtatayo lang ng convenience store dito pa sa liblib na lugar. Ano tayo makakabenta kung katabi tayo ng lumang sementeryo? Wala ka pa kasi dito nung nakaraang undas eh. Dinagsa kami ng tao na bumisita sa mga patay. Hindi kami maganda ugaga ni Jerry sa pagbibenta. Kumusta na pala yun si Jerry? Totoo ba na nabaliw daw yun kaya sinisanti dito? Nabaliw? Yun ang sabi ni Mrs. O'Connor. Nabaliw daw. Hindi nabaliw si Jerry. Medyo nag-iba lang yung ugali. Simula nung maging kaibigan niya yung sepulturero na taga-sementeryo. Sino naman yung sepulturero na yun?
Eh, sabi ni Jerry, matandang lalaki raw na mahaba yung balbas. May katarata yung dalawang mata. Sobrang labo na ng mga mata. Uugud-ugud na pero nakakapag-ukay pa ng puntod. Nakatira raw yun sa loob ng sementeryo na malapit dito sa store. Eh, ayun, naging kaibigan ni Jerry yung matanda simula nung pakainin niya ng expired na sandwich na tinitinda natin. Eh, kesa itapon, ipinakain niya na lang sa matanda. Sa madaling araw lang daw pumupunta dito yung sepulturero para dalawin si Jerry. Isang madaling araw, binigyan daw ng 10,000 piso ni Jerry yung matanda. Kumuha siya ng pera sa kaha natin. So, nagkulang ngayon yung pera ng sales natin. Kaya yun, nagalit si Mrs. O'Connor kay Jerry. Sabi kasi ni Jerry, emergency lang daw kaya pinahiram niya yung pera sa matanda. Eh, kailangan daw kasi ng malaking halaga para sa pagpapa-opera ng utak. May nagka-aneurysm yata. Aneurysm? Para sa utak? Bakit niya binigay yung benta nitong tindahan sa matandang hindi naman may-ari nitong store? Hindi yun yung tanong, Orly. Bakit niya binigay yung pera sa taong hindi naman rehistrado sa CCTV camera natin? Anong ibig mo sabihin? Kasi nang i-check ni Mrs. O'Connor yung CCTV footages, simula nung araw na nakausap ni Jerry yung matanda, hindi makapaniwala yung amo natin sa napanood. Bakit? Dahil walang kausap si Jerry sa mga nakuna ng CCTV. Mag-isa lang siya nagsasalita. Ano? At yung 10,000 na ibinigay niya sa matanda, nilipad lang ng hangin. Pero hindi niya inabol. Kitang-kita sa CCTV na bumubuka yung bibig ni Jerry na parang may kausap talaga. Pero hindi nakarehistro sa footages yung matanda. Mag-isa lang si Jerry sa lahat ng nakuna ng CCTV. Baliw nga ang gago. Hindi siya baliw, Orly. Kaibigan ko si Jerry at alam ko matino yung utak niya. Huling-huli na pala eh. Nagsasalita mag-isa. Anong tawag mo dun? Kasabwat ka siguro ni Jerry, no? Anong kasabwat? Gago ka ba? Mabait na tao si Jerry. Hindi siya magdanakaw. At lalo nang hindi siya baliw. Kung nakipagpalit lang sana siya ng shift sa akin eh. Hindi sana nangyari sa kanya yon. Tsaka magpasalamat ka sa kanya, no? Dahil kung hindi nangyari yung insidente na yon, eh di sana hanggang ngayon, mag-isa ka lang na tao dito sa store. Ah, kaya ba kumuha ng isa pang crew kada shift si Mrs. O'Connor? Oo, kaya dalawang tao na yung bantay kada shift. Alam mo, tigil na natin tong tsikahan natin. Ikaw na magtabas ng damo sa labas. Ako na tatao dito sa loob. Lilinisin ko na ulit yung stockroom para matahimik ka. Okay. Halos 3 taon kaming magkasama ni Jerry sa convenience store bago siya sinisante ng amo naming si Mrs. O'Connor. Si Jerry na naging kadikit ko agad dahil siguro sa pareho naming pinagdadaanan sa buhay. Breadwinner din kasi siya sa pamilya nila. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa mga kapamilya niya sa Leyte. Simula nang masisante siya ni Mrs. O'Connor, ay hindi ko na siya nakita pang muli, Miss Anne. Isang madaling araw, night shift pa rin ako sa store. Mag-isa akong tumao sa tindahan dahil nag-absent si Orly. Nang bisitahin ako ng pamilyar na tao. Jerry? Mula sa labas ng convenience store, ay kumaway sa akin si Jerry, Miss Anne. Nagmadali akong lumabas ng store para kausapin siya pero nawala na lang siyang parang bula nang makalabas ako. Tiningnan ko siya sa paligid ngunit
hindi ko na siya nakita. Wala na siya sa kinatatayuan niya, pero may nakita akong garbage bag na itim sa ilalim ng mesa na katabi ng mga upuan sa labas ng store. Kinuha ko ang garbage bag. Halos parang walang laman ito dahil sa gaan. Inamoy ko ang supot. Wala naman masyadong masamang amoy. Sinong nag-iwan nito dito? Nagulis na ako dito kanina. Wala naman to. Ano kayang laman nito? Binuksan ko ang garbage bag at nabitiwan ko ito agad nang makita ko ang laman. Anak ng pusa! May lamang patay na pusa ang garbage bag, Miss Anne. Naliligo ito sa sarili nitong dugo. May mga saksak ito sa buong katawan. Putol ang buntot at walang mga mata. Agad kong itinapon sa malayong tapunan ng basura ang garbage bag na may lamang pusa. Mabilis akong bumalik sa convenience store dahil walang service crew na naiwan dito. Pabalik ako sa loob ng store nang makita ko ulit si Jering nakatayo sa madilim na daanan ng mga jeep. Nakatayo siya sa kabilang lane. Nakangiti sa akin. Kumaway siya ulit, Miss Anne. Tumakbo ako papunta kay Jerry, pero may karo ng patay na mabilis na dumaan sa harapan ko. Muntik na akong mahagip ng sasakyan. Nagalit ang driver at minura ako. Hoy! Bunyeta kang hinayupa ka! Magpapakamatay ka ba? Gago! Sorry! Sorry po! Pagtingin ko sa kabilang lane, wala na doon si Jerry. Napaisip ako. Kinilabutan. Pero binaliwala ko ang lahat. Bumalik ako sa convenience store at pilit na kinalimutan ang lahat. Nang sumunod na madaling araw, Gio, ikaw na muna magbantay dito sa cashier. Iidlip lang ako sa stockroom. Antok na talaga ako eh. Okay, sige. Gigisingin kita kapag dumating na si Mrs. O'Connor. Gago ka talaga. Gisingin mo ako kapag may customer na. Sige na, umidlip ka na. Idlip lang ha. Ako ang tumao sa cashier. At kahit na walang customer na pumapasok, ay nilabanan ko ang antok para lang bantayan ang convenience store. Lumipas ang mga minuto at sumapit ang alas dos ng madaling araw nang biglang may kumatok sa salamin na dingding mula sa labas. Jerry? Jerry! Sandali! Huwag kang alis dyan ha! Mag-usap tayo! Mabilis akong tumakbo at naabutan ko si Jerry. May dala siyang maliit na garbage bag na itim. Jerry! Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nakita. Sorry, hindi ako nakapag-text sa'yo. Wala kasi akong load eh. Eh, wala rin akong data kaya hindi na kita machat. Ano na? Saan ka na ngayon? Doon ka pa rin ba nakatira sa inuupahan mo? Anong ginawa mo sa loob ng 7 buwan na? Natigilan ako sa kakatanong nang kunin ni Jerry ang kamay ko
at iabot sa akin ang garbage bag na itim. Ngumiti lang siya at mabilis na naglakad papalayo. Jerry? Jerry? Sandali. Ano to? Anong laman nitong garbage bag na to? Pero hindi ko na siya nakita pa sa gitna ng dilim. Para siyang nilamon ng matatangkad na talahib sa daan. Napatingin ako sa hawak kong garbage bag. Medyo nag-alangan akong buksan ito pero umiral ang curiosidad ko. Binuksan ko ang garbage bag at nabitiwan ko ito nang sumambulat sa akin ang isang patay na aso. Naliligo din ito sa sariling dugo. Kahit takot ako ay mabilis kong kinuha ang garbage bag at tinapon ito sa damuhan. Gio! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Orly? Bakit? Anong bakit? May customer tayo. Nandiyan na! Sandali lang! Bilisan mo! Hindi ko na natiis pa ang magkasunod na pangyayaring yon, Miss Anne. Kaya nung sumunod na araw bago ako pumunta sa graveyard shift ko sa tindahan, dumaan muna ako sa maliit na apartment na nirerentahan ni Jerry na malapit lang sa convenience store. Jerry? Jerry? Tao po? Tao po? Sino hinahanap ninyo? Si Jerry po. Sinong Jerry? Yung nagtatrabaho po sa convenience store na malapit sa lumang sementeryo. Ah, yun ba? Yung lalaking may sakit? May sakit? Ano pong sakit? Hindi ko alam kung anong sakit niya eh. Pero sabi ng nanay ko, bago raw umalis dito yon, madalas daw mangisay at tumirik ang mga mata. Nangingisay at tumitirik ang mata? Oo. Takot na takot nga si nanay eh. Madalas pa raw yun nagsasalita mag-isa bago atakihin. Pero kwento lang sa akin yun ng nanay ko ha. Kadarating ko lang kasi mula sa Zamboanga. Hindi ko na naabutan yung lalaki ng nangingisay na yon. San po kaya siya lumipat? Alam niyo po ba kung saan siya nakatira ngayon? Hindi eh. Kahit si nanay, hindi niya rin siguro alam. Kasi hindi na raw nakipag-usap yata sa kanya yung Jerry na yon. Nawala na lang daw isang araw, hindi na bumalik dito. Dala yung mga gamit niya. Kaya pinaupahan na namin sa iba yung dating unit ni Jerry. Ganun po ba? Sige miss, salamat na lang. Umalis ako sa inuupahang apartment ni Jerry na puno ng pag-aalala. Hindi ko maialis sa isip ko ang huwag mangamba para sa kaibigan ko, Miss Anne. Kahit medyo puyat at lutang, ay pumasok pa rin ako sa trabaho. Mga bandang alauna ng madaling araw, nakaramdam kami ng kakaiba ni Orly sa loob ng tindahan. Orly, mapupundi na yata itong ilaw dito sa cashier. Kanina pa namamatay Cindy. Hindi lang yan ang parang Christmas lights, Gio. Lahat ng ilaw sa stockroom kanina pa kumukuti-kutitap. Hilong-hilo na nga ako habang nag-i-inventory. Patay Cindy ang mga ilaw dun. Bakit kaya? Nakita ko kanina may ginagawang poste ng Meralco sa bandang labasan eh. Baka magpapalit ng kable. Nakalundo na kasi yung live wire dun sa labasan eh. Yung generator ba natin na ibalik na dito ni Mrs. O'Connor? Nakaw! Yari tayo niyan.
Wala pala dyan sa likod yung generator. Malamang magtitirik tayo ng kandila kapag... Ayan na nga ba sinasabi ko eh! Brown out! Blackout ka mo! Tingnan mo yung mga poste sa labas. Hanggang sa labasan, patay lahat ng ilaw. Wala akong makita. Hindi nga kita makita eh. Nasa ka na ba? Nandito ako. Sandali, dito ka lang. Papasok ako sa stockroom. Maghahanap ako ng kandila. Sige, bilisan mo ah. Hindi ko makapahin yung cellphone ko eh. Wala akong flashlight dito. Bibilisan ko, dyan ka lang. Wala pang halos 10 minuto ang lumipas. Nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa stockroom. Nakarinig ako ng mahinang paghagulgol. Hagulgol ng isang lalaki. Orly? Orly, ikaw ba yan? Bakit ka umiiyak? Orly, ano nangyari sa'yo? Nasa stockroom ka pa ba? Marahan akong naglakad papunta sa stockroom, Miss Anne. Dahil sa wala akong flashlight at wala kaming kandila na pwedeng sindihan, kinapa ko na lang ang daanan papunta kay Orly. Palakas ng palakas sa pandinig ko ang hagulgol kahit na halos pabulong ang impit na pag-iyak. Orly, ikaw ba yan? Natigilan ako nang may maapakan akong paa sa dilim. Kinapa ko ang taong nakatalong ko sa sahig. Mahaba ang buhok nito. Inangat nito dahan-dahan ang ulo niya habang humahagulgol. Nahawakan ko ang mahaba nitong balbas. Kinilabutan ako sa kasunod kong narinig. Tulungan mo ako. Napasigaw ako sa takot nang mapagtanto kong hindi si Orly ang nakapako sa dilim, kundi isang matandang lalaki. Sa labis kong pagkabigla ay tumakbo ako papalabas kahit na nagkandabangga-bangga ako sa mga estante sa convenience store. Pero isang boses ang nagpatigil sa akin sa pagtakbo. Gio! Jerry! Jerry, ikaw ba yan? Ikaw nga! Saan ka galing? Galing ako sa bahay ng kaibigan kong si Pulturero. May pabor akong hihingin sa'yo, Gio. Pabor? Anong klaseng pabor? Tulungan mo ako na tulungan siya. Iniangat ni Jerry ang malaking garbage bag na itim na dala niya at pinakita sa akin ito. Nangilabot ako at natakot. Halika, Gio. Sumama ka sa akin. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako. Naglakad si Jerry bit-bit ang garbage bag na itim papunta sa loob ng lumang sementeryo. Hindi ko alam kung bakit ko iniwanan ng gano'n na lang ang trabaho ko at sumama sa kaibigan ko.
may kung anong hiwagang dala si Jerry na nagpasunod sa akin. Namalayan ko na lang na nasa dulo na kami ng madamo at maputik na sementeryo nang tumigil na sa paglalakad si Jerry. Ibinaba niya ang garbage bag sa isang batong biyak. Naglakad siya ng bahagya papunta sa isang madilim na parte ng sementeryo. Lahat ng ito ay nangyari sa gitna ng dilim, Miss Anne. Salamat sa liwanag ng buwan at kahit papaano, nasisilaya namin ang paligid at ang anyo ng isa't isa. Jerry, anong ginagawa natin dito? Nandito ka para tulungan ako. Hindi ko na kasi kayang gawin ang lahat ng kagustuhan niya mag-isa. Sino tinutukoy mo? Ang matandang sepulturero na nakipagkaibigan sa akin sa convenience store. Pero sabi ni Mrs. O'Connor, wala ka naman daw kausap sa tuwing sinasabi mong may dumadalaw sa iyo na kaibigan. Wala naman daw matandang lalaki sa CCTV. Wala sa CCTV. Pero nandito siya. Saan? Buksan mo ang garbage bag, Gio. Binuksan ko ang garbage bag at tumambad sa akin ang mapuputing piraso ng buto. Ano tong mga buto na to? Iyan ang kalansay ng matandang sepulturero. Naibato ko kay Jerry ang buong supot ng kalansay. Takot na takot ako. Bigla akong nanlamig at nanginig. San mo dinala ang aso at pusang alaga niya? Alaga ng sepulturero ang patay na pusa at aso na yun? Oo. Nasaan sila? Kailangan nating mailibing ang kaibigan ko. Kasama ng mga alaga niya. Dito. Dito sa hukay na ito natin sila ililibing. Wala na yung mga alaga niya. Tinapon ko na sa basurahan at sa damuhan. Bakit mo ginawa yun? Jerry! Bigla na lang nangisay si Jerry, Miss Anne. Nanginig siya at namilipit nang bumagsak sa putikan malapit sa nakaabang na hukay. Tumirik ang mga mata niya. Tila sinaniban si Jerry nang magsalita ito. Ilibing mo ako sa hukay ko. Ilibing mo ako kasama ng mahal ko. Hindi ko kayo patatahimikin hanggat hindi ninyo ako inililibing. Jerry, akin ang garbage bag! Mabilis kong inagaw ang supot kay Jerry at binuhos ang laman nitong mga kalansay sa hukay. Agad akong naghukay ng putik at tinabunan ko ang mga kalansay sa pamamagitan ng aking mga kamay. Tumigil sa pangingisay at pagsigaw si Jerry nang tuluyan kong matabunan ang mga kalansay ng lupa. Jerry! Jerry, okay ka na ba? Gio? Anong ginagawa natin dito? Bakit ako nandito? Sementeryo ba to? Eh, hindi mo alam ang nangyari? Wala ka bang maalala? Gio, tulungan mo ako. Matagal na akong ganito. Para akong wala sa sarili sa tuwing sasapit ang madaling araw. Nagigising na lang ako na nasa bahay na ako ng mga pari sa bayan. Bahay ng mga pari? Oo. Doon ako umiingi ng tulong simula nung makaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko.
Doon ako pinatira ng mga pari. Halika, dadaling kita doon. Doon ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Dinala ko si Jerry sa sinasabi niyang bahay ng mga pari. Doon ay pinaliwanag sa akin ng matandang kura paroko ang pinagdadaanan ng kaibigan ko. Sinasaniban raw ng isang matandang sepulturero si Jerry. Isang matandang sepulturero na nagustuhan siya dahil sa kabaitan niya. Gustong alagaan ng mga pari sa bahay na yon si Jerry, at gano'n na nga ang nangyari, Miss Anne. Makalipas lang ang ilang araw ng pagdarasal at fasting, hindi na sinaniban pa ng sepulturero si Jerry. Napag-alaman din namin na matagal na palang nakaratay ang sepulturero sa dampa nito, sa ilalim ng tulay sa Cavite. Sabi ng mga taga doon, na stroke nga raw ang matanda at doon na namatay sa dampa. Halos taon ang lumipas bago nahanap ang kalansay nito. Si Jerry pa ang nakahanap dahil sa kanya nagsabi ang kaluluwa ng sepulturero. Hanggang ngayon ay pinagdarasal naming magkaibigan ng kaluluwa ng sepulturero. Hinihiling namin ang kapayapaan para dito. Ngayon po ay may sarili na akong tindahan kung saan kasosyo ko si Jerry at Orly. Tuluyan ang nagsara ang convenience store ni Mrs. O'Connor. Bumalik na lang sa States ang dati naming amo na nagkaroon ng estafa case dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat sa lahat, Miss Anne. God bless you and your staff sa kwentong takipsilim.